pa asa ka na ganun. Di po ka nagpipiro. Sumpo ba ninyo, kumuhangin ang rekurso ng Santo Niño. Tanggalin niyo yung piloka, kalbo. Opo, tanggalin niyo yung mga marangal niyang kasuotan. Tapos makikita niyo pa niya sa kanta ka ganun. Peace, man. That's it, eh. Mukhang sabog sa droga, eh. Peace, man. Eh, nakikiti kayo na parang nasasaktan kayo. Pero totoo yun. Tinan niyo mga nakapako sa krus. Ang tagal ko na rito, ibaba na ninyo ako rito. Hindi na kayo naawa. Minsan naman, pag nawala siya sa krus, di ba, may mga corona siya. Sabi niya, peace, man. Peace, man. Sabi niya. Sabi mo, ang dalogiste. Ako kayo magagali sa akin, pero yun ang katotohanan. Noong una sinasamba ko yun. Sabi ko, naku, ang magsalita na masasama sa rebulto, gabaan ka. Gabaan ka, tibo. Sige. Why do the nations say, where is their God? Our God is in heaven. He does whatever pleases Him, but their idols are silver and gold made by human hands. Sino ang gumagawa ng mga rebultong ginto at mga pila? Ito yung mga silversmith, mga goldsmith, di ba? Sila yun eh. Mga gold makers and silver makers, di ba? Anong sabi ng verse 5? They have mouths but cannot speak. Merong bibig, hindi makapasalita. Sabi ng rebulto. Hindi makapasalita. May bibig. Masalita ka! Masalita ka! Hindi makapasalita. Si merong tenga, hindi makarinig. Nakakarinig ba yung mga rebulto? Hindi. Yung mga ilong nila, nakakaamoy ba? Hindi. May mga ilong yun, pero hindi makaamoy. Amoyin mo to, anong amoy? Sabi ng rebulto. Mamaya yung mga rebulto sinasamba nila, mamaya biglang magsalita yan. Takbuhan tuloy sila. Mamaya biglang lumakad dyan. Itakbuhan pa sila. Nakakaawa ang maraming tao. No, sabi nga ng Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. At ang sabi ng Biblia, because they rejected the word of the Lord. Tinanggihan nila ang salita ng Diyos. Amen? Tinanggihan nila ang salita ng Diyos. They have mouths but cannot speak, eyes but cannot see. They have ears but cannot hear. May mga mata hindi makakita. Bulaw. No? At ang sabi ng Biblia, noses but cannot smell. May mga ilong hindi makaamoy. Tuloy natin ang pagbasa. They have hands but cannot feel. May kamay, hindi na wala na mga pakiramdam. Feet but cannot walk. Nor can they utter a sound with their throats. Walang boses, walang dinig. Those who make them will be like them. And so will all who trust in them. Lahat daw ng gumagawa ng rebulto at sumasamba sa rebulto magiging kagaya nila. Ano ba ang katangian ng rebulto? Ano man sabi niyo sa rebulto? Yung mga gumagawa sa sumasamba sa rebulto magiging kagaya nila. Okay? No? Tuloy po natin ang pagbasa. Jeremiah 10:2 hanggang 5. This is what the Lord says. Do not learn the ways of the nations. No? Or be terrified by the signs, by signs in the heavens, though the nations are terrified by them. Ayan. Diba ang maraming bansa? Naku, yung araw sumayaw. Ayan na, hindi na yan. Si Mama Mary, hindi na sa araw. Diba? Nakikinig pa ho ba kayo? O, tingnan mo itong sa banal. Tingnan mo yung puno ng saging. Mukha ni Kristo yan. Nasa puso ng saging. Tingnan mo. Nakikinig pa ho ba kayo? Tama ba mali? Ay, tingnan ninyo yung clouds. Tingnan ninyo. Andun si Kristo, nakasakay pa sa kabayo. Tingnan ninyo. Di ba? Ganyan yung mundo, di ba? Anong sabi ng Biblia, this is what the Lord says, do not learn the way of the nations or be terrified by signs in the heavens, though the nations are terrified by them. Di ba? Di ba may laon yun? Di ba? Sabi ni Judiel, yeah, si Mama Mary, o, tingnan ninyo. Siya na nakakita, o. Tapos si Judiel pala, bakla. Totoo, di ba si Judiel? Naalala niya, have you remembered Judiel? Yung sa may laon yun noon na ang mga tao, nakikita daw niya si Mama Mary, tapos palabas-labasa sa isip Judel pala, pakla. Sipin mo yun. Matama ba rito? Or galit na yung tao? You can react
with me if you want to. But what I'm telling you is all is true and nothing but the truth. Nakikinig ko po ba tayo? Ganyan ang mga tao. Tinagay yung tubig, Mukha na ng mukha na ninyo yung tubig, tinan ninyo. Naku, inamin natin, gagaling tayo. Di ba sa grotto, di ba? Di ba yung sa grotto, di ba yung mga tao pumunta sa grotto, kumukuha ng tubig? Tama ba mali? Wala sumasagot dito. And sana sabi ng Biblia, huwag niyong matutunan ang mga kaparaanan ng iba't ibang bansa. Mamamangha sa mga paratandaan, mga sinyalis na nakita sa kalangitan. Ang dami, misa nga maingitan mo yung rebulto. Tingnan mo yung rebulto, sumasayaw. Magrarampayan, oh. O tingnan mo, lumuha yung rebulto. Diba? O tingnan ninyo, lumindol, pero yung rebulto na natili pa rin nakatayo. Himala, sabi nila. Tao ba hubo nito? Saan bahin natin yung ribultong yan? Kaya kita mo, di ba yung ribulto? Kung sino-sino ang kumikis, halo-halo na ng laway yun. Patay ka dyan. Nagigiting pagbubatan. Wala mo tayong sinasaktan na damdamin, pero ito po yung katotohanan. Noong una ko itong narinig yung mga preaching na ito, galit ako eh. Tinitira yung religion ko, sabi ko. Pero alam mo, binasa ko yung Biblia, sabi ko, totoo naman pala. Sabi mo sa katabi mo, totoo naman pala. Amen. Natural lang naman na una masaktan ka eh. Pero bandang huli, magigising ka sa katotohanan. Amen po ba? Nakikinig po ba tayo? Dito, itong wall na ito, pwede akong tumawag ng magaling magpinta, palagyan ko ng mukha ni Santo Niño yan. Ay, kasambahin na natin yan. Diba? Simento yan eh. Isipin mo yun. Kaya ang sabi ng Biblia, no? For the practices of the peoples are worthless. Walang pakinabang ang kanilang mga practice. Ito, they cut a tree out of the forest and a craftsman shapes it with his chisel. Di ba? Di ba yung mga rebulto, di ba? Nakapako yan, di ba? Kasi baka malaglagin eh. Di ba? Mga nakapako yan eh. Ituloy natin ang pagbasa. Verse, they adorn it with silver and gold. They fasten it with hammer and nail so it will not shatter. Diba? Makita mo yung, noon yung mga rebulto, pinapasan yan eh. Kasama ko palagi niya noon eh. Ave, Ave Maria. Diba sa mga prosesyon, ang sarap sumama? Bakit? Kasi pwede kang manligaw dyan eh. Oo, pwede kang manligaw dyan sa mga prosesyon. Diba? Pangalawa, sa mga prosesyon, yung mga rebulto, nilalagay yan sa mga bahay-bahay, di ba? Lalo na kung mayaman, ang sarap ng pagkain talaga. Grabe, sumasama ako dyan eh. Gumaganda pa nga ako sa pasyon noon eh. Lalo na yung mga nagpapapasyon, mayayaman. Wow, lumpiang sariwa. Nang si Judas ay nadula. Sinelas niya ay napigta. Pero alam mo, nauna, ino ba ang ganda ng unang panahon? Biglang dumating yung mga clock 8, clock 10, na si Kristo ay nadulas at anang sinedas, napigtas! Yeah, yo, yeah! Ano na, grabe, balikot na! Ay, wala! Ay, wala talaga yan eh! Pero okay lang, sabi nga nila, ayos lang yan. Kasi talaga ng mga awit ay nag-evolve eh. Basta ang mahalaga nandun ang message. You know what? These are all man-made traditions. Man-made beliefs. Ano sabi ng Biblia? Like a scarecrow. Ayun! Ano siya ba ni scarecrow? Diba doon sa may mga palayan? Para huwag kainin ng mga uwak ng mga ibon? Diba meron doon mga ano? Ano man tawag doon? Yung mga panakot ng ibon, ganun daw ang mga rebulto. Hindi gumagalaw, hindi kumikilos. Parang tao, parang Diyos, pero hindi tao, hindi Diyos. Ganyan ang mga rebulto. Ano po? At yung mga gumagawa, sumasamba sa kanila, hindi papayag na hindi Diyos yung kanilang ginawa at hindi papayag na hindi Diyos ang kanilang sinamba. Nakikinig pa ho ba tayo?
No? Tuloy natin ang pagbasa. Next. Ano na tayo? Sige, number two. Yan. Number two. Yan. There is only one God, but God is a Trinity. God is a Trinity. Pakisabi Trinity or Triune God. No? Father, Son, and the Holy Spirit. Matthew 28 verse 19. Medyo mahabang pag-aaral yan, pero we have no time, we have no time to tackle all these things, no? Pero natakal lang natin yan na noong nakaraan, but some other time, itatakal natin muli. Pero sa ngayon, wala tayong pagkakataon para itakil yan. Pero dito na tayo sa Matthew 28:19. Tingnan ninyo ha. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name. Ilang pangalan? Walang sumasagot. Ilang pangalan? Isa. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ilang pangalan? Isa. Eh, bakit tatlo sila? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Umayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Ilang pangalan? Isa. Ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. And these three are one. Napakaraming versikulo po niyan. Ito na lang po. Pwede mo bang itay yung Genesis 1:26 and 27? Para humaunawaan ninyo yung Trinity, kailangan mag-aruna, pag-aralan mo yung Hebrew and Greek word. Okay? Sa Hebrew word, ito pinag-aaralan mo sa Bible school, no? Pagpagtingin mo na kayo sa akin bago natin basahin yung Genesis 1:26-27, dito mo na kayo tingin sa magandang lalaki sa harapan. Pag sinabi mo sa Hebrew word na Elohim, yun po ay pumapatungko. It is in a plural form, Elohim. Pag sinabi mo El in a singular form or Eloi, El or Eloi in a singular form yan. Pag sinabi mo Elohim in a plural form yan, kaya dapat pag-aralan mo yung Hebrew-Greek. Kaya kami mga ngaral ay pinag-aaralan namin yung mga Hebrew-Greek na yan. Nakikinig pa po ba tayo? Meron akong Hebrew-Greek. Ganun kakapoy yung Hebrew-Greek ko. Pinag-aaralan ko yan. Nakikinig pa po ba tayo? So pag sinabi mong Elohim in a plural form, pag sinabi mong El or Eloi in a singular form, at yung Elohim or El or Eloi, pangalan ng Diyos yan. Pero yung Elohim in a plural form yan. Bigyan kita ng halimbawa, El Shaddai. El Shalom, tama. El Elyon. Pero yung word na Elohim, yan po ay nasa plural form. At dito po sa Genesis 1:26 and 27, 26 and 27, ang ginamit po dito is Elohim. Elohim po ang ginamit dito. At basahin po natin. Then God, then Elohim said, you have to consult your Hebrew Bible. Nakikinig ko. Minsan may nakasakay ako ng taxi at nakausap po yung isang membro ni Periol ng Fort Watts, no, ng Pentecostal Missionary, ganun, Fort Watts sila, yung mga nangihingi sa kanya. Nang ako ay binasahan niya, ng pinod niya yung versikulo, tinanong ko siya. Itong sabi ko sa kanya, nabasa mo na ba yan sa original Greek word? Tumahimik na siya. Sabi ko, basahin mo muna para lubos mong maintindihan kung ano yung maling aral na pinangahawakan mo. Nakikinig pa po ba tayo? At dito po sa Genesis 1:26, you have to consult, you must consult your Hebrew Bible. The Old Testament were written, now tingin sa magandang lalaki, ang Old Testament ay sinulat sa Hebrew na may halong Aramay. At ang New Testament ay sinulat sa Greek na may halong rin Aramay. Bakit Hebrew ang Old Testament? Yan ang wika ng mga Israelita, ng mga Hudyo. Ano ang wika ng Pilipino? 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 Pilipino, hindi Tagalog. Pilipino.
wala tayong subject na Tagalog, Pilipino. Ang wika ng mga Hudyo ng Israelita ay Hebreo. Hebreo rin sila ng Old Testament. Kaya ang Old Testament ay Hebreo. Pero may konting halong Aramay, lalo na sa mga Daniel. Ganyan. Ang New Testament naman ay sinulat sa salita Grego. Bakit Grego? Sapagkat yun ang international language nung kapanahonan ni Kristo. Ngayon, ano ang international language? English. Pero nung panahon ni Kristo, ang international language ay Greek. Kaya ang New Testament ay sinulat sa salitang Grego na merong halong Aramay. Ano yung Aramay to? Rabbi. Rabbi is an Aramaic word. Guru. Abba. It means father. Aramaic word yan. Nagiginig pa ba tayo? Ngayon, itong then God said, itong salita nitong God ay nagmula sa word na Elohim. Hindi po El or Eloi in a plural form. Nagiginig pa ba tayo? Tingnan ninyo. Ang sabi ni Elohim in a plural form, ang sabi ng Diyos, let us, pakisabi us. Ilan ang Diyos? Isa, eh bakit us ang ginamit niya? Di ba kayo tataka? Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Kasi, yung God dito is in a plural form, Elohim. At ang sabi ng Diyos, let us make man. Hindi sinabing late, let me make man. Let us. Gawin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ang tanong ko, maaaring masabi ninyo, kausap ng Diyos ang angels. Kausap ng Diyos ang mga anghel. Ang tanong ko sa inyo, kamukha ba ng Diyos ang anghel? Hindi. Tingnan mo ito. Ang anghel nagkasala. Pero ang Diyos hindi nagkatawang anghel. Tandaan mo yan. Dahil hindi sila kawangis, hindi sila kamukha ng Diyos. Pero nang ang tao ay nagkasala, ang Diyos ay nagkatawang tao kasi kamukha niya ang tao. Hindi niya kausap niya ng angel. Dahil ang angel ay hindi kamukha ng Diyos, walang bersikulo sa Biblia na ang angel ay kamukha ng Diyos. Then God said, let us make man in our image. Isama mo ito sa ating outline. In our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Nakikinig pa ba tayo? Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa Kanya? Wangis. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, tanging tao lang ang pinaghirapan niya. Magkaroon ng langit at lupa, pero nakikinig pa ba kayo? Magkaroon ng langit at lupa, magkaroon ng angels, magkaroon ng sun, moon, stars, magkaroon, lahat puro salita lang yan. Pero iba nang nilikha ng Diyos ang tao. Ang tao, ang Diyos po'y kumuha na alabok. At ito'y inanyo ang niyang tao. Inihinga niya ang kanyang espiritu. At ang sabi ng Biblia, and the man became a living being or a living soul. Tanging tao lang ang nilikha niya na inihinga niya ang kanyang espiritu. Lahat ng created ang nilikha ng Diyos ay nilikha niya by words, by mouth. Pero iba ang tao. Bumuha siya ng alabog, inihanga niya ang kanyang espiritu. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, mahalaga ka sa Diyos. Yes. Maraming tao nagpapakamatay. Maraming tao sinisira ang buhay. Maraming tao nawawala sa sarili. Sabagat ang tingin nila ay hindi sila pinahalagahan ng kung sino-sino paman. Pero mga minamahal, napakahalaga natin sa Diyos. Sabagat tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Hindi angel ang kausap ng yan. At never na ang angel ay kawangis ng Diyos.
hindi niya mawangi sa inyo. Tandaan pa natin yan. Nakikinig pa po ba tayo? Alam mo, kung bakit ko natutunan yung mga bagay na iyan, kasi noon di kasi ako nagbabasa ng Bible eh. Sabi kasi ng religion natin, huwag kayong magbabasa ng Biblia. Hindi nyo maiintindihan yan. At saka pag binasa nyo ang Biblia, masisira ang ulo ninyo. Pero hindi. Nung binasa ko ang Biblia, hindi nasira ang ulo ko. Yung sira kong ulo na ayos. Nakikinig pa ba tayo? Noon ganun ako, ngayon ganyan na. Na-rewind na. Nakikinig pa ba tayo? Noon, bawal ang Biblia. At kung magkaminsan pa ito pa yung pasakla, dumating ang mga religion, yung original na Biblia, pinalitan. Nagkaroon sila ng panibago nilang translation. Dinagdagan ng Bible. Itapaho ba nito? Ganito po ang sabi, ito nga po ang sinasabi ng Banal na Kasulatan eh. The truth will still prevail in the end. Lagi ng katotohanan ay lilitaw at lilitaw yan. May tao pa ho ba rin ko? Amen. Kaya nakakaawa yung mga tao, ang sisipag nila na sila yung nagbabahay-bahay. Yung iba, mga Amerikano pa, nag-aaral ng Pilipino, ng wikang Pilipino, at nag-i-evangelize sila bahay-bahay. Kaya na ang problema, maling Diyos naman ang kanilang pinapangaral. Nagiginig po ho ba kayo sa akin? Tayo po, na nakakilala sa tunay na Diyos, tayo ang dapat magbahay-bahay. Tayo dapat ang manundo. Tayo dapat ang mag-invite. Amen po ba? Pero tingin kayo sa akin, pero napakasakla. Kung sino pa yung mga nakakilala sa tunay na Diyos, hindi nagbabahay-bahay. Hindi nagpapalap, hindi nag-i-evangelize, hindi nagmunundo. Amen? Yes. Hindi na nadalap, hindi nag-aay. Samantalang yung mga mali ang kanilang Diyos, kahit na umuulan, bumabagyo, napakasipag, may dalang payo, may dalang mga bag. Yes, katok ng katok sa bahay. Kahit na isarado mo na yung pintuan, ang kulit pa rin. May tao pa ba rito? Isang doon ko malulungkot eh. Pero hindi po ako ganoon. Kilala ako ng mga kapatiran natin kay Kristo. Lahat na nakakatabi ko, binabahagi ng panong Word of God. Lahat ng nakakatabi ko, binibigyan mo ng tracts. Sabagat ang tunay na Kristiyano ay dapat ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao hindi pa nakakilala. Amen? May tao pa ho ka rito? Ano tumasa ko? Alam mo, dapat gumising na ang maraming born again Christian eh, na hindi marunong mag-evangelize. Hindi marunong mag-share, hindi marunong magbahagi ng pag-ibig ni Kristo. Dapat gumising na sa katotohanan. Sabagat napakarami. Sa makikita mo ngayon, di ba mga Amerikano, di ba? May mga template na kulay itim, di ba? Amerikano yun, pero Tagalog, ganyan mga Tagalog. Tapos, iniiwanan ang kanilang bansa para lang magpunta ng Pilipinas at nagbabahay-bahay. Di ba? Ang puputi ng mga yun, pero hindi natatakot na mag-itim. Di ba? Nagaganda ng legs nun, pero hindi natatakot magkaroon ng muscle. Eh, tayo ay. Umakat ng mataas eh. Ha? Maganda ako. Maganda ako. Hinihiko na ako. Hika. Eh, samantalang sila, di ba? Ang puputi nun, galing ng Amerika. Iniwanan yung bansa. Merong mga bag sa likuran nyo, may mga nameplate pa, kulay itim, may luksay. Di ba? Talagang ano eh. Talagang sisipag eh. Nakakaawa ang mga tao. Hindi tunay na Diyos, pero pinaglilingkuran nila, hindi tunay na Diyos. On the other side, may mga tao, tunay na Diyos, pero hindi mapaglingkuran. Pag gusto ko sabihin sa inyo, ang mga nakakakilala sa tunay na Diyos ay hindi naglilingkod sa tunay na Diyos, hindi pa rin papasok ng langit. Ang taan na yan. Nakikinig pa ba tayo? Hindi pa rin papasok ng langit. Nakilala mo lang ang tunay, pero hindi mo pinaglingkuran. Amen. Amen po ba? Dapat pag nakilala mo ang tunay, dapat mong paglingkuran. Dapat ialay mo yung talento mo, yung boses mo, yung nalalaman mo, everything dapat ialay mo, i-offer mo sa Panginoon niya. Nang nakakilala ako ng Kristo, in-offer ko kagad yung talento ko sa pag-gitara. Yes. Simula nung na-born again ako, hindi na ako tumigil ng paglilingkod sa Diyos.
Hindi ako nag-backslide, hindi ako mag-stop. May tao pa ho ba rito? Amen! Amen! Ano yung sumasagot? Palakpakan natin ang Panginoon. So ituloy natin ang pagbasa. Number 3. We must love God above all. Yeah. As a person, as a human being, part of our lives is to love and to be loved. But we must love God above all. Ano pong sabi sa Luke 14:25-27? Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, he said, if anyone comes to me and does not hate, pakisabi hate. Sa ibang translation, sino mang sa akin ay sumusunod at mas mahal niya. Yeah. So, dito ang translation, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Sino man daw ang nagmamahal ng kanyang ama, ng kanyang ina, ng kanyang mga kapatid, maging ng kanyang sarili ng higit sa Diyos, ay hindi karapat-dapat. Mahalin mo ang asintahan mo, mahalin mo ang asawa mo, mahalin mo ang kapatid mo, mahalin mo ang sino pa man, pero dapat higit sa lahat, mas mahal mo ang Diyos. May tao pa ho ba rito? Kung papipiliin ka Diyos at saka siya, piliin mo si Lord. Ganun yun. Nakikinig po ba tayo? Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them, he said, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Minsan, alam mo, pag nakakilala ka ng Kristo, tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, ang una mong kalaban, mga mahal mo sa buhay. Ang sasabihin sa'yo ng mga mahal mo sa buhay, bakit nag-iba ka na ng religion? Ganoon. May tao pa ho ba rito? Bakit nag-iba ka na ng religion? Bakit noon sumasampa ka sa rebulto, bakit ngayon hindi na? Bakit noon nag-aantanda ka, ngayon hindi ka na nag-aantanda? Bakit kayo nagbabasa ka na ng Bible noon ang binabasa mo? FB. Hello? May tao pa ho ba rito? Bakit kayo nag-house to house ka na, nag-evangelist ka na, nagpapalab ka na, nagpapray ka na, nagpapasting ka na? Bakit nagbibigay ka na ng tithes and offerings and first fruits? Bakit? May tao pa ho ba rito? May tao pa ho ba? At anong sasabihin natin sapagkat nakakilala tayo kay Kristo Jesus? Alam mo, marami talagang na-born again eh. Totoo, marami na-born again. Marami nakakilala kay Kristo. Bakit hindi nakapagpatuloy? Uy, hindi ka na nagmumura, ha? Uy, hindi ka na sumasama sa amin sa mga gimmick-gimmick, ha? Ganun eh. Uy, hindi ka na bumabola sa N, doble cuatro. May tao pa ho ba rin? Alam mo nung na-born again ako, ang dami kong kaibigan eh. Yung kaibigan ko, meron pang kaibigan. So I have network of friends. Yes. Pati mga eskwelahan, hindi ko naman eskwelahan, hindi naman ako nakapag-aral doon, nakapapasok ako ron. Bakit? Kasi because I have network of friends. Pero alam mo ninyo, nung ako'y na-born again, lumayo ako sa kanila. Bakit? Kasi magkaiba na kami. Magkaiba na kami. Pag magkikita kami, sabihin sa akin, pre, inom tayo, pre. Diba? Sabihin mo, pre, hindi na ako umiinom eh. Kung gusto mo, tubig lang. Kung gusto mo, isang bote na pangana pang lechong manok. Hello, may tao pa ho ba rito? Ang mga born again Christian, hindi na umiinom ng alam. Amen? Hindi na nagsusugal. Amen? Hindi na nagmumura. Amen? Kukunti ang nag-i-amen ha. At totoo, tunay na Kristiyano ay hindi nagmumura. Amen? Amen. Hindi uminom ng alak. Hindi nagsusugal.
at hindi mabilis magkaroon ng kasintahan. At hindi mapalit-palit ang kasintahan. Bago manligaw at bago sagutin ang kasintahan, pinag-iisipan muna ng gusto. At pag talagang yan ang talagang para sa kanya ibibigay ang kanyang matamis na oo. At pag ganyan talagang babae,